Today's Gospel, Easter Monday, April 18, is from Matthew chapter 28, verse 8 to 15. Mary Magdalene and the other Mary went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and run to announce this to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." While they were going, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had happened. They assembled with the elders and took counsel. Then they gave a large sum of money to their soldiers, telling them, "You are to say, 'His disciples came by night and stole him while we were asleep.' And if this gets to the ears of the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble." The soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has circulated among the Jews to the present day. The Gospel of the Lord. Today's faithful reflection is from Brother Christian Custuna of the Hand of the Sower Catholic Community. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay pag-asa. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sa Galilea at makikita nila ako roon." Sa mga panahong iyon, puno ng takot at lungkot ang mga alagad sapagkat hindi pa nila alam na si Jesus ay nabuhay na muli. Kagaya rin siguro natin sila na may mga takot sa ating buhay. Pero ang mga ito ay kaya nating mapagtagumpayan dahil kaya tayong iligtas ng Panginoon sa anumang kapahamakan dito sa mundo. Kaya nga, napakapalad ng mga alagad at ng mga taong nakasaksi ng muling pagkabuhay ni Jesus sapagkat nakita nila ang kanyang buhay at buhay na katawan. Pati na rin ang mga sugat sa kanyang mga kamay at paa. Bukod dito, nakasama pa nila si Jesus ng ilang panahon bago siya umakyat sa langit. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, naway magdulot ito ng panibagong pag-asa at buhay sa mga nananampalataya sa Kanya upang magkaroon naman ng tunay na kahulugan ang taon-taon nating pagdiriwang ng Easter season. Nagpapaalala ito na huwag tayong matakot at sumuko sa kahirapan at kalungkutan dahil patuloy tayong sasamahan ng ating Panginoong Jesus sa mga ito. Walang puwang ang takot sa isang Kristiyano na naniniwala sa kanyang muling pagkabuhay sapagkat dala nito ay bagong pag-asa araw-araw. Happy Easter! Jesus is risen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.